Bernadette, kumusta yung epekto ng transport strike kanina dyan sa may area ng Quezon City? Agawan sa pagsakay ng pasaherong sasakyan matapos ang kakaunting jeep na bumiyahe dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ngayong unang araw nga ng pagpapatupad ng transport strike sa bansa, isa ang lungsod ng Quezon sa apektado. Alas 5 pa lang ng umaga, nasa kalsada na si Jane De La Cruz para makabiyaya at hindi abutan ng rush hour sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Anya, inagahan niya para hindi na siya mamoblema sa biyahe papuntang Libis. May gagawin lang naman kami sa Libis. So ayun nga, ma-strike kaya kailangan naming maaga. Isa si Jane sa mga mananakay na mas piniling maagang bumiyahe kaysa abutan ng dagsan ng tao kasunod ng tigil pasada ngayong araw. Bandang alas 7 aga sa Maylitex naman sa Commonwealth pa rin ay dumami ang mga mananakay, pero pagdating ng alas 8 kumalma na rin at kakaunti na lang ang mga pasahero sa daan. Nag-deploy din ang Quezon City Government ng mga libreng sakay mula alas 6 hanggang alas 9 mula Litex hanggang Quezon City Hall. Subo ni Quezon City Mayor Joy Del Monte na handa ang lungsod para tumugon sa pangangailangan ng mga mananakay kahit may ilang mga jeepney drivers ang hindi sumali sa transport strike. At yun na muna ang latest mula dito sa Pilcoa. Balik sa'yo aga. Maraming salamat, Bernadette Pinoy.